malisay na kalooban. Amen. Kung tatanan nyo, may dalawa tayong tinutukoy na puso. The spiritual and the physical. Yung physical na puso natin, kapag marami kang daladalag sa mananloob, sa tingin nyo, gaganda? Hindi. Pasama ng pasama yan, kaya marami ngayon, bata pa, ina-atake na. Atake di kurason. Ayan. Sabi ng isa, kuraton. Sabi ng isa, kuraton, baliling. Amen ba? Well, anyway, I'd like you to know three things. Tatlong bagay lang. First, know that what we keep in our heart will surely go out of our mouth. That makes us unclean or clean. Depende sa ating sinasabi. At sabi ng Panginoon Kristo ayon kay Matthew, Kabanatang 12, pagdating ng takdang panahon, hahatulan ang bawat isa sa atin at pananagutan natin ang bawat salitang na mutabi sa bibig natin. Hindi bawat kinain natin ang pagbabatay ng paghahatol sa atin. Namatay ka? Kasi kumain ka ng chicharon. Iyan ang usap-usapan. Ano kinamatay niya? Sabi niya, kumain ng chicharon. Hallelujah. Nakalimutan, pagbabalikan ko muna yung mga disciple natin ng unang panahon. So, nagkainan sila. Naghanda naman yung coordinator ng malaking bangus. Matabang bangus. Sabi ng anak niya, Nay, matabang bangus niyan. Patikin naman. Sabi niya, anak, mamaya na. Pag may natira ang disciple. So, binantay na ng bata, yun na kumakay na bangus. Mamaya-maya, bumalikad mo. Sabi ng bata, Nay, bumalikad na po yung bangus. Kaya bumalik lang sabi, Nay, pinik na lang ngayon. Sabi niya, sabi ng coordinator, anak, huwag kang mag-alala. Pagpapalain naman tayo ng niyawin sabay. Dahil sa ating mabuting ginawa, lalo na sa lingkod ng Diyos. Pero ba, sapagkat ano bang gawin nating mabuti, sa nag-aatid ng mabuting balita, may kaukulang gantimpala sa atin ang Panginoon. Amen? So para yung gantimpalang naukul sa atin ay hindi mawala sa atin, huwag tayong maghahanda na may sama ng loob. Kailangan masaya ang kalooban natin. Kainin sa hindi kainin, maubos sa hindi maubos. Ako kasi lagi may nakaduty sa akin mga disciple ngayon. Kasi tinuro sa akin yan ni Bishop, pagkara sabi niya, isama mo nga sa bahay mo yung mga disciple na yan, iba-iba, para ngayon malaman nila kung anong sikreto mo. Sa loob ko, sa loob ko si Bishop, natitiktikan ako. Kaya ako naman ingat na ingat. Anyway, minsan, si Brother Gillian mo na ating pag-usapan. Alam ko nakikinig yun eh. Kaya lang ayaw na yatang lumakad, laging nasa wheelchair mo lang eh. Pinili mo yun eh. Isang araw na kami kumakain doon sa Tagaytay, naghanap ka ng toothpick. Yun aking isip lagi, toothpick. Ay wala na. Yung isa na lang yung toothpick. Kinuha ni Sister Belen, tapos pinutol niya. Yung kaputol sa kanya, yung kaputol sa akin. Sabi ni Brother Gillian, alam ko na ang sikreto. Bakit po kayo yumayaman, Sister Belen? Kasi pala sa toothpick na pinaghahatid mo, pinaitikin mo si Brother Mike.
sinasabi ko sa kanya, kung alam mo lang, kung alam mo lang na yung tuktik na yun ng isang buwan pa yan. Matanda niya. Bakit nanguhugasan naman yun? Bakit kinahawag? Sabi na nga ng misis, Inday, bakit madalas maubos ang tuktik? Awag ko ma'am, basta mga ginagamit ko, sinasawal ko po dyan. Kaya lang yung pinagagalitan ng katulong nyo, lalo na yung nagluluto, ha? Sa hukto, may pinto sa akin yun eh. Kaya sabi ko sa kanya, Pasquinto, huwag mong gagawin yan. Sapagkat ikaw man nakikita ng amo mo, nakikita ka ng Diyos. Tatandaan yun na lahat natin ginagawa ay parang sa Diyos natin ginagawa. Amen. Alam niyo ginagawa niya doon sa Hong Kong, katano ginagawa mo? Para niya bumait yung amo ko, yung aking kilikili. Aking kilikili ay tinatapat ko doon sa sabaw. Lalo ko pinagpapawisan ako. Hallelujah. So lahat ng bagay niyan, hindi nakasasama sa tao, sabi ng Panginoon. Kasi pagkatapos natin inumin yan, at kainin, lalagay mo na sa tiyan, idadigest, kinabukasan, lalabas na doon sa food. Diba? Kaya may mayroon tayong intake, mayroon namang outlet. Pero itong talinghaga na binigay ng Panginoon sa Kristo, hindi man gagaling sa bibig, yung ikaruri ng tao, kundi manggagaling sa puso. For out of the heart, the mouth speaks. Natural na tao, the natural man, is kumukuya ng kasamaan. So kung ano ang nalaman ng ating loob, yun laging nang nasa isipan natin. May sama ng loob ka. May kailangan, may kailangan kasamaan ka. Diba? Ano sa tingin mo, iniisip mo, yung taong magbigay sa iyo ng samang loob. Pagkatapos noon, ikukwento mo sa iba. Kwento mo sa iba. So, pag kwento mo sa iba, ano lang ibig sabihin noon? Ang tawag doon, paninirang puri. Paninirang puri. Hindi po kalugod-lugod sa Diyos yun. Pagdating ng araw, yung lahat ng ating sinabi na galing sa ating puso, yun ang hahatol sa atin. Kung mabuti ang ating kalooban, laging mabuti ang ating isipan, at laging mabuti ang ating usap-usapan. Bulong-bulungan. Amen ba? So, the first thing that you should know is that as the body has a hand, so is our life. The center of our life, sabi sa Biblia, is the heart or the spirit of man. Know that the heart of man is the center of his life. Iyan ang sentro ng ating buhay. Kung ano ang laman ng ating puso, siyang lalabas sa ating puso. Kaya yung mabuting tao, maski gulatin mo yan, maski lasingin mo yan, wala kang maririnig na masama dyan. Sapagkat walang panggagalingan yung masama sa kanyang puso. Sapagkat ang laman ng kanyang puso ay pawang kabutihan. Now, the second thing we should know is kung marunong ang ating puso, paano yan malilinis? Paano malilinisin ang puso mong pumutok na sa sama ng loob? Paninikit ng dibdib mo. Paano? Adyan pa ba kayo? Gusto niyo malaman? Sa Sabado?